gonna show guys. Masyadong rough road guys, kaya pasensya na bumpy yung camera natin. Masyadong shaky, sorry. Ano yung bulaklak yan? It's a talaga ako. Hey guys, dito na kami sa entrance ng Las Casas. So ayan, mga nakagwardya si Bill si Dejo. Saan kami pwede mag-park, kuya? Saan po kayo, sir? May dito? Reservation po. Wala. Mag-walk-in kami. Mag-walk-in. Oo. Wala lang kami. Hi guys, dito na kami sa ano sa parking lot ng ano Las Casas. So makikita niyo siya sa likod ko, ayan. Kita niyo pa guys, sorry kasi maano. Ayan siya. So ang allowed lang pumunta doon ay isa for ano para mag-inquire. Tapos pag okay na daw, susundin kami ng shuttle for the tour. So day tour lang kami. So napakalawak na kanilang parking guys, ayan. Ng parking. Alawa. Pero hindi pa siya ano, hindi pa siya sementado. Ano lang siya. Lupa. So, yung entrance niya, guys. Sira. Ayan. Yan yung entrance niya. Kung makikita niyo parang bridge, yan yung entrance niya. Pero hindi kayo pwedeng pumasok doon basta-basta sa loob kasi mag-inquire muna kayo ang kanilang ano, ang kanilang rule, mag-inquire, isa lang papasok doon. Tapos pag okay na, na-book na, susundin na dito ng shuttle for the tour. Pero siguro parang antayin muna na papuno yung pack ng ano ng tour. Yun. So, pasensya na kayo, itong salamin ko pinagpatong ko lang yung shades ko. Teka. Pinagpapatong ko siya kasi narapan ako kung nag-shades lang ako kaya hindi ako madalas magkita ng shades sa aking video. So si commander na lang ang bumaba doon. Nag-park lang kami dito muna. Antayin namin siya. Maganda dito guys, malawak. Tapos ano, ting lumang-luma pati yung mga guard nila mga naka-ano, guardia civil outfit. Ayan. So mamaya i-vlog natin kung ano. Kaso lubat na ako yung hindi ko dala yung aking power bank. Or mamaya baka pwedeng gamitin ko yung aking GoPro. Guys, so nandito na tayo sa ano guys, nandito tayo sa kanilang front desk, parang admin siya sa unang building ng ano. So unang building ng pagpasok mo from the gate, yung unang building ng entrance. Yung unang building sa entrance, ito yung kanilang admin. Sa taas, sa second floor, nandito yung kanilang front desk. So yung package is like 1,500 yung entrance, but if you want to get a package with plated lunch, mamimili kayo doon sa 1-8 plated lunch or ano cruise tour sa cruise, kasakay kayo si ikot kayo sa kanal ng ano, iikot kayo sa kanal ng the entire village ng Las Casas. So yun yung 1-8. So ang pinili namin is cruise and ang ano ang bayad is 1,800. So minimum of for tourist pwede nang umandar yung mag-start yung tour, pero ang maximum naman niya ay parang 10 ayun. But for is to one, for tourist to one guide ayan.
So, nagbabayad yung mga kasama ko sa loob. Then, anyway, sa lunch naman, pwede naman mag-walk-in naman sa mga restaurant nila. Meron silang list ng restaurant, ganun din yung mga menu. So, mga ano, masyadong ano dito, classic yung dating ngayon, guys. So, doon sa labas, sa kapila na yung mga ano, kasi may mga tour packages doon. Di ko alam kung anong ano, siguro company tour or educational trip ng ano, ng isang grupo. So, bagay dito, guys. Pricing nga lang, pero you have to experience this one kung isang beses lang naman sa isang ano, kung isang beses lang naman sa life na dumalaw dito. So, magpasok mo dito sa entrance. Yan may yung floor nila, guys. So, magpasok mo dito sa entrance. Yung kanilang front desk. So, you can use your card here, guys. Pwedeng gumamit ng card, pwede naman ka siyang gamitin. No? So, I will see you guys again on my next vlog, and bye-bye. Tayo dito. Those are our casa Cagayan 1, 2, 3, and 4, houses po from Cagayan Valley. And those houses po serve as the houses of the ordinary Filipinas before. Because before, houses which are made of stones are more expensive. Guys, tapos na kami sa aming ano, sa aming tour. So pinunta namin ay ilang old houses? I think mga parang 4 or 5 old houses. Tapos binigyan kami ng cold towel after the last house, binigyan kami ng cold towel. Parang frozen siya, tapos bibigyan siya para makapag-freshen up kasi mainit, medyo mainit dito. Although mahangin, masarap yung hangin. Pero mainit talaga. Then they gave us this one. Yung kanilang complimentary drink after the tour. Magaling yung tour guide namin. So yun yung kasama doon sa yung binigay sa ano, yung kapasok ang kasama doon sa ano sa 1,800 plus mamaya mag-ride kami ng boat doon sa 800. Then after that mag-ano kami. The lunch. So palamig siya, guys. Gulaman, sagot gulaman. And popcorn. Kain muna kami, guys. We have popcorn here. So I suggest pag pumunta kayo dito, pwede na magdala ng biscuits during your tour. And huwag kayong mag-shoes, please. Huwag kayong magdala ng ano, huwag kayong magdala ng shoes. Mag-slipper na lang kayo. Huwag kayong magdala ng shoes na may lace. Slip-on kayo para ano. Kasi lahat ng inaakyat na old house, you have to remove your slipper. Eh, mahirapan pag naka-shoes kasi every time nakit kayo tatanggalin, mahirapan ka. So, tip lang yan, guys. Bye, kayo muna kami. Hey guys, nasa kami. Sorry, it's like shaky kasi yung cansada dito.
guys, ito kami sa Hotel de Oriente ng Las Casas de Acuzar. So yan, tingnan mo yung mga, tingnan nyo yung mga ano nyo. Yung details ng ano. Yan. So maganda siya dito guys, sa aircon. Kaso hindi pwedeng pasukin yung kanyang function hall kasi may event. Guys, ayan yung staircase niya. Tignan mo yung details ng kanyang ceiling. So guys, kinakailangan niyong pumunta dito. Napakaganda dito guys. It's quite pricey but ano naman, sulit naman yung pagpunta niyo dito. Tingnan natin dito sa window. From the window, makikita niyo dito yung bridge and the church. So, every corner of this place, the entire Casa de Acuzar, Las Casas de Acuzar, it's Instagrammable. Walang tapon dito guys. Ang ganda-ganda. Sobrang ganda. So, sumakay kami dito ng Kalesa mula doon sa kanilang drop-off area after our tour. Kinuha kami ng Kalesa doon going here. After namin uminom ng kanilang welcome drink. So yun guys.